Sa kuha ng CCTV, kitang nag-counterflow ang kotseng ito sa Corazon Aquino Avenue, Barangay Bagong Bayan sa Teresa Rizal noong Linggo ng gabi. Tila nagmamadali ang kotse at muntik nang mabangga ng mga kasalubong na sasakyan. Hindi nakita sa CCTV ang sumunod na pangyayari kung saan nakabundol din ang kotse ng 8 taong gulang na bata na tinakbuhan pa nito. Sugatan ng bata at may mga galos sa ulo, braso, tiyan at binti. Nang makita ang insidente, hinabol ng isang concerned citizen na sakay na isang van ng kotse. Nang maabutan, binangga niya ito sa likod para tuluyang mapahinto. So, itong nakabal, nakita niya na ano, yung views na nakaitan doon. So, hinabol niya, sir. Okay. Hanggang umabot dito sa barangay, may iba. Nag-concern siya sa bata, sir, kasi iniwanan lang, sir, handusay, sir. Pag-responde ng mga pulis sa banggaan, laking gulat nila na may tama ng bala sa likod na tumagos pa sa kamay ang driver ng kotse. Isinugod siya sa ospital. Huwag ka matulog. Kaya nga kinakausap ka, pwede ka makatulog. Puno ng dugo ang likod na bahagi ng sasakyan at na-recover din dito ang baso ng kalibre 9mm na baril. May bumaril na sa kanya, sir. Okay. Kaya ano, sir, tumakbo na siya ng natamaan na siya. Bali, sir, nasa pinuksan lang yung pintuan na sir. Bila lang siyang binaril. Bila lang, ano, wala na siyang ibang kinabi, sir. Kasi ngayon, sir, tinanong namin, sir, ano, ayaw na magsalita, sir. Abogado na lang daw niya mag-ano, sir. Naka-recover din ng mga pulis sa loob ng kotse ng suspect ng 7 bloke ng tuyong dahon ng marijuana na nagkakahalaga ng higit 800,000 piso. Inaalam na ng Rizal PNP kung saan galing ang suspect at mga kontrabandong dala nito. Pero sa inisyal na investigasyon, lumalabas na may 2 buwan pa lang na nangungupahan sa Teresa Rizal ang suspect. We'll dig deeper into this kung saan yung source niya and possible kung saan niya dinideliver itong confiscated marijuana. And kung sino yung involved dun sa gunshot wound na tinamo niya. Imbestigan pa natin for possible link from other drug syndicates. Possibly, magkaroon to ng onsehan. Tumangging magbigay ng pahayag ang suspect na kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Maharap ang suspect sa mga kaso ng reckless imprudence resulting in physical injury and damage to property at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Jeff Caparaz, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.